Nandito nga ako mga Mari sa Pure Gold at mamimili ako ngayon ng mga brown sugar para pandagdag ng display namin sa aming pwesto. At yan na nga mga Mari, may nakita akong cocoa sugar. Masarap yan mga Mars. Yan ang kinugay sa Bisaya mga Mari. Ginawa na lang nilang cocoa sugar. Pinasarap at pinaganda ang packaging. Ayan na nga mga Mars yung mga pinamili ko. At nakita ko nga rin itong Pedigree Puppy mga Mare. Isa din yan sa mga display ko doon sa aming pwesto. Maliit lang naman yung pwesto namin mga Mars pero okay na. At ito na nga, nadagdagan ng aking mga pinamili. Imbes na brown sugar lang ang aking tatay dito sa Pure Gold. Dito mga Mare, tinulungan ko lang ang aking anak. Yung bunso ko na makulit, sobrang makulit. Tinulungan ko lang siya sa kanyang assignment na toy clock. Imbis na bibili kami, gumawa na lang kami ng DIY. Minsan nga mga Mare ay okay na din na tayo na lang ang gagawa ng mga ganitong mga assignment or project sa ating mga alaga. Para may free time naman tayo na makipag-bonding sa kanila, di ba? Pag nasa bahay nga naman kami mga Mare, ay sobrang busy ang mga alaga ko sa kanilang cellphone. Kanya-kanya na yan silang pwesto sa upuan at kanya-kanya na rin may hawak ng mga cellphone. Wala na nga kaming imikan, wala na nga nag-uusap, puro busy na sa cellphone. Relate ba kayo mga Mars? Ganyan din ba kayo sa inyo? Minsan din talaga mga Mars, kailangan din natin na bigyan ng time ang ating mga alaga para sa kanilang mga gawain sa school. Banding time na rin talaga yan mga Mars para sa kanila at para sa atin na din na mapalapit sa atin ang ating mga anak. At yan na nga si Bunso, napaka-consistent na bilangin ang mga bilog ng kanyang toy clock. Kailangan talaga mga Mars ay 12 pieces yan para mabuo ang orasan. Dito nga mga Mars ay iniisa-isa na ng Bunso ko ang paglagay ng numbers sa kanyang toy clock. Anong number sa nod? Lagyan mo ng blue dyan. Huwag mo idikit ni 7. Oh. Meron na ba? Lagyan mo. Next, anong sunod number? 10. Dito, 10. Hindi, umuwi ano dito sa, ano na. 11. Wala nang space. At dito nga mga Mare, magluluto lang tayo ng sinabawang ulo ng tuna. Inihanda ko lang mga ricados tulad ng luya, kamatis, bell pepper, onion spring. At ito ang ulo ng tuna na aking gagamitin. At syempre, hindi mawawala ang lemongrass or tanglad. Dito ay magigisa lang tayo ng ating mga ricados para maalis ang lansa ng isda. Unahin lang natin ang luya. Isunod naman natin yan pagkatapos ang sibuyas at ang iba pang mga ricados na kailangan sa ating pagigisa. At etong siling haba at sibuyas na dahon mga Mars ay mamaya na natin ilalagay yan pagka may tubig na ang ating sinabawang isda. Dito mga Mars ay ilalagay na natin syempre ang isda. Ulo ng tuna ang ating ginagamit mga Mars kasi masarap yan sa sabaw. Pagka ulo ng tuna talaga mga Mars or kahit na ibang isda or anong isda, madalas na ginagawa ko, igigisa ko muna ang mga ricados. Hindi ko siya idediretso ng sabaw para maalis ang lansa ng ating isda. At syempre, naglagay tayo ng magic sarap. Baka naman, magic sarap. Lagi kang nasa luto ko. Char, kumakanta na. At nilagyan na rin natin ng tubig at ang ating tanglad. At siling haba na rin. Ilagay na rin natin ang ating spring onion. Pagkatapos mga Mars ay syempre, ihanda ko na ang ating gulay. Gumamit lang ako ng malunggay. Ayan, tatanggalin lang natin ang tangkay
ay hindi ang tangkay, ang dahon pala sa tangkay ng malunggay. Malunggay ang ating ginagamit mga Mars para masustansya at masarap. At syempre, pagkatapos ng isang taong pagtatanggal sa tangkay, hinugasan na rin natin ang dahon ng gulay ng malunggay at ilalagay na natin sa ating sinabawang ulo ng tuna. At pagkatapos ay syempre, haunin na natin yan at ating tikman kung masarap nga ba. Kung ako ang tatanungin, syempre masarap dahil may magic sarap. Baka naman, magic sarap. Lagi ko nga daw nasa luto ko. Thank you for watching!